Etong araw si Markel Fultz ay nagkaroon ng injury na naman in his big left toe na fracture nga daw ito. At ngayon nga daw ay naka-walking boot nga siya. At ang pag-return niya nga daw ay nakadepende kung paano magre-respond ang kanyang katawan sa pagre-rehab niya at sa treatment na kanyang gagawin. Can't catch a break etong si Markel Fultz. Ever since na pumasok nga siya dito sa NBA ay panay injury na lang ang kanyang nakukuha. 5 years na nga siya dito sa NBA pero 131 games pa lamang ang kanyang nalalaro. 381 na dapat ito. Wala pa sa kalahati, wala pa sa 50%. Tapos ngayon ay injured nga na naman siya at hindi sure kung kailan ang kanyang balik. Magaling pa naman na player itong si Markel. Number 1 pick nga siya noong taong 2017 na deserve naman dahil nga sa kanyang talento na ipinakita noong college nga siya. Tapos ngayon, panay malas nga ang inabot niya sa NBA. Hindi niya pa rin maipakita ang kanyang tunay na galing dahil sa injuries. So, get well soon nga talaga para dito kay Markel at sana nga'y maging healthy na nga rin siya. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin at panoorin muna natin ang sinabi ni Giannis patungkol kay Steph. You know, he's the person that takes his team to the final, to the finish line and helps them win the game. You know, win games and become champion. 2 years ago when we did that, yeah. In my opinion, the way I view it, the winner is the best. The guy that wins is the best. A great series, but he didn't win. How can he be the best when I won? You know, so that's how I view it. Yeah, I believe that the best player in the world is Steph Curry. Until the next player. Tinawag nga ni Giannis na the best player in the world etong si Kirby. Pagbibigay niya ng respeto sa latest finals MVP. Hindi katulad nung sinabi ng ESPN na pang number 5 nga daw itong si Steph sa NBA. Ito mga idol ay opinion ng isa na sa mga best players in the world at mas paniniwalaan ko na nga ito kaysa sa mga tinatawag na experts ng ESPN. Maganda rin ang ginawang explanation nito ni Giannis kung bakit nga si Curry ang the best. Kung sino nga daw ang nagdala sa team nila sa finish line or sa championship, siya ang the best player in the world. At nabanggit naman din yan agad kay Curry. Napangiti nga siya at parang kinilig ng kaunti. Ito nga ang naging sagot niya kay Giannis. Thank you, Giannis. I was thinking the same thing about him last year coming off the run. I appreciate the compliment. So, greatness, respect, greatness nga talaga. Hindi minamaliit ng mga NBA players ang kanilang mga kapwa NBA players. Hindi nga kagaya ng favorite na gawin ng mga NBA analysts pati na nga rin ng mga NBA fans. At ngayon nga para na sa ating panghuling balita ay pag-usapan nga natin ang pangako ni Westbrook sa Lakers. Sabi niya gagawin niya nga daw whatever it takes para nga manalo ang Lakers. Meron nga daw pagkakataon last year na I could have played better and I own that part of it. Ngayon daw moving into next year, feeling niya nga daw mas prepared siya kesa sa years past. Dagdag pa nga ni Westbrook, there's so much optimism nga daw on how we can be great, yung Lakers. How AD, LeBron, myself can be unstoppable in my opinion. Magandang makita na mukhang committed na itong si Russ in helping the Lakers. Inamin niya na din last year na may mga pagkakamali nga siya. Na-recognize na ni Westbrook na may kakulangan talaga siya at hindi niya ginawa ang kanyang best last year. At mukhang sobrang motivated na nga ngayon itong si Westbrook na bumawi para nga sa Lakers at bumawi din para sa kanyang karir. Dahil sobrang disrespected nga siya last season. At hopefully, he can bounce back nga talaga. Hopefully, ito pa rin nga ni Westbrook yung he will do whatever it takes nga daw to help the Lakers win na kanyang pangako. At kung magawa nga yan ni Russ next season ay baka magulat nga tayo kung anong makayang gawin ng Lakers next year.